welcome to my YouTube channel. Ito po inyong kabesti. Ang kabesti ng lahat. Ang kabesti ng buong bayan. Hello, hello, hello. So mga kabesti, natuwa akong ilagay sa vlog ko yung picture ng anak ko saka ng mga friends niya. So, nilagay ko lang kasi parang naalala ko yung mga panahon na nasa Tunasan pa kami. Paano sila naging magkaibigan, nagsimula, makikita ko sa picture. So, naging magkaibigan sila nung high school. Si Charisma, saka si Patricia, magkaklase yan, Servite School. Doon nagsimula ang kailang friendship. Hanggang sa i-introduce ni Patricia, si Sam, kay Charisma para maging kaibigan. Kaya lang, ang pangit lang nung ano namin, no, nung unang pagkakakilala na namin ni Sam kasi at that time nung pinakilala sa akin ni Patricia si Sam, may taulo ko noon, so sinaseremonan ko yung anak ko, so parang nailang siya sa akin. Pero bandang huli sinabi naman nila sa akin nung matagal-tagal na kami kakilala na yun yung tungkol sa unang pagkakilala na namin dalawa ni Sam. Sanay naman daw siya sa ganon kasi yung nanay niya kakaya rin daw na ugali ko. Mahigpit din daw. So, sabay salita, nakuha ko rin yung loob ni Sam kasi nga hindi kagaya na ibang bata na masabi na ano, yung pagkatalikod marami sinasabi sa'yo. So, ganon din naman si Patricia. Talaga yung dalawang kaibigan na yan ng anak ko, sila yung naging malapit sa akin. Kaya pag tuwing may lakad ako, meron kaming papasyalan, yung dalawang batang niya naniyayaya ko. Mapaswimming man kami, mapabuhol man kami. Kaya lang sa buhol, nung niyaya ko si Patricia, hindi siya po pwede kasi meron yata siyang, ano ba ginagawa niya, no? Para sa school, school matters na hindi pa niya, hindi pa sila tapos mag-school. So, si Sam lang ang nakasama. Tapos, nagkataon na si Aria nandito, kaya siya napasama. Pero pag yung may lakad ako talaga, ang talagang sinasama ko, yung dalawang yon, si Patricia saka si Sam. Hanggang ngayon, sabi ko ngayon, kung kami meron lalakarin, meron kami papasyalan, yun pa rin dalawa ang yayayain ko. So, mapa dito man, o mapa turo kami sa ibang bansa, sila pa rin yung dalawa ang yayayain ko. So, yun. Pakikita ko sa inyo yung mga actually late upload na tong videos na to kasi nag-alangan din naman kasi ako na nai-upload siya sa YouTube kasi nga si Sam ano rin yan, vlogger din yan, dito tayo, vlogger din yan si Sam. Tapos naisip ko mag-vlog, parang sa kanya ko nakuha yung idea na yon, kumbaga siya nagbigay sa akin ng na inspirasyon para mag-vlog ako. Nung una ayoko mag-vlog. Nung una kasi nung dumating dito yung pamangkin ni Nestor, si Shara, nagba-vlog na pala siya ng mga ano niya, ng mga videos niya. Nagkwento niya yun sa akin. Nung una ayoko, sabi ko para ayoko niyan kasi para mahirap gawin. Tapos sabi ko, mag-scrapbook na lang ako. Pero, pumasok ko sa isipan ko noon na, paano nga kaya mag-edit ng mga videos, sabi ko. Sabi ko, buti pa siya marunong. Tapos, tinanong ko siya, sabi ko, siya, anong app ba yung pwede akong mag-edit ng mga videos? Parang sinabi lang yata sa akin yung video converter. Pero hindi ko pa rin makuha. Nga sa yun, umuwi yung mama ko, umuwi yung kapatid ko, nagbalik bayan. Doon nag-start yung pag-vlog ko. Pag-vlog ko ng mga videos, ng mga travels, ng mga foods, ng mga sumba na yan, mga health and lifestyle. Doon nagsimula yung pag-vlog ko. Tapos yung una, inaral ko pa nga kung paano. Kaya lang, yung unang vlog na ginawa ko na sana ilalabas ko noon, yung problema ako, nabura siya. Sabi sa akin ng anak ko, ma, ito, power director, itong, dito ka mag-edit ng mga videos mo.
Tinuruan niya kung paano hanggang sa pangalikot yung kasi natuto ako sa ayan. Napunta ako ngayon sa pag-vlog. Kaya yun. Kaya si Sam, yung si Sam talaga, yung batang yan, siya yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para gawin ko tong ganitong klase ng trabaho. Trabaho ba sabi to? O dahil para sa akin kasi pa hindi naman trabaho eh, parang tawag dito parang libangan lang ganun. Saka makapag-ipon ka lang ng mga memories din nyo, diba? So, yun. So, ngayon, pakikita ko sa inyo. Late upload na nga to. Dapat noon ko pa itong ginawa. Happy New... Parang New Year's party ng mga bata ito. Kaya nag-aalangan na ako upload kaya tinatanong ko, oh, Sam, i-upload mo ba yung video ninyo? Kasi kung hindi, ako mag-upload. So, sinabi ni Sam, wala raw siya ng time. Saka, kung mag-upload siya ng mga video, sahanapin daw ng mga subscribers niya yung kanyang vlog uli. Eh, yung bata, hindi makapag-vlog kasi nag-aaral nga. So, kaya, yun. Nag-aaral siya ngayon. Marami siyang ginagawa sa school. Kaya, tinigil lang muna yung pag-vlog niya. So, kaya nga, ito nga yung videos na binigay niya sa akin, i-upload ko at the same time, at least, meron din silang memories nung sila'y nag-New Year's party. Kasi nga, nagba-vlogger nga si Sam. Pwede nyo makita, hanapin ninyo sa YouTube. Josh, ano ba si Sam? Josh Ordonio. Hanapin ninyo sa YouTube, Josh Ordonio, yung kanyang pangalan sa YouTube. Kung makita ninyo, pwede ninyo siya subscribe. Anyway, yung ngayon, malami. Alam mo yung batang yan? Popular yan. Ewan ko kung bakit ano. Kung hindi ko alam kung nakapag-apply siya sa Google AdSense. Kasi nakalagpas siya ng 1K. Almost lagpas siya talaga. Tapos, makikita mo doon sa ano, marami na siyang viewers. Hindi ko lang alam kung nakapag-apply siya sa Google AdSense. So, kung gusto ninyong makita yung kanyang YouTube channel, hanapin niyo Josh Ordonio. Josh Ordonio. Makikita niyo 'yon, tapos kung gusto niyo panoorin yung mga vlogs niya, yung mga videos niya, andun lahat. So, sa ngayon, yun na magkatapos yung aking kwento. So, panoorin niyo na yung kanilang New Year's party. So, pakikita.